Magandang araw sa ating lahat, no. Ito ulit mag-layout ulit ako ng hagdanan natin. Marami na akong ginawang hagdanan nung mga nakaraan. Kaya lang paiba-iba silang sukat, kaya ito gagawin natin mula sa simula hanggang sa matapos. Kaya pakuha na lang yung video ko, medyo mahaba. Pero okay lang. Ito, bali yung profile natin. Kung mapapansin natin itong drawing natin. Isa, dalawa. Itong isang to sa drawing naman ng railings to, ng handrail. Kaya huwag muna tayo dyan para hindi tayo malito. Dito muna tayo. Itong profile na to, nakataob yung PFC natin, yung channel natin nakataob. Bali dalawa sila magkayakap. Ito yung nakataob. Ito siya, itong profile na to, kasi dalawa yan eh. Bali. Kaya ito yung binasihan ko. Itong isa, kasi nakikita mo na mismo kung ano yung nasa drawing. Nakikita na natin mismo kung ano yung i-layout natin sa profile na. Kasi kapag itong isang ginawa natin, far side to, far side yung mga clip niya, ibig sabihin sa kabila siya, sa kabila yung mga clip niya. Ayun, nakikita natin to. Yan. Naka-hidden line siya. Ibig sabihin nakaharap yung channel sa atin. Nakaharap. Pero yung mga clip niya, yung mga plates nakakabitan nung hagdan natin, nasa kabila, kaya far side. Medyo nakakalito siya kapag hindi natin binasin drawing. Dito tayo sa hindi tayo masyado malito. Dito sa near side. Kung yung near side, kumbaga, nasa harapan na mismo natin yung gagawin natin. Kung ano yung itsura ng gagawin natin, nasa harapan na mismo. Dito tayo. And ito, naputol ko na yung mga kwa na yan, kaya ito siya. Naputol ko na yan. Ito pala, ito. Yung tape measure natin. May magnet ako rito. Kasi naka-hook yan dyan, naka-hook. Pag hinila natin yan kasi, minsan gumagalaw yan. Nawawala tayo sa accuracy na sukat natin. Pero ito, may magnet ako. Para hindi siya gumalaw, i-magnet natin. Bagsak natin yung magnet yan. Yan, nakalock na yan. Kahit na galaw-galawin natin to, gumalaw man siya, hindi na masyado ganun maapektuhan yung sukat natin. Eto. Dito tayo magsisimula. Yung reference point natin, andito, kung saan yung end nung yung kantuhan natin. Yan yung reference point natin, yung zero. So, bali dalawa yung sukat natin. Yung sa taas at saka yung sa baba. Ngayon, ang gagawin natin, para hindi tayo malito pag nagsukat tayo, markahan muna natin yung taas, 194, ayan, millimeter yan, millimeter. Ayan. Ibig sabihin, nasa taas siya. Sa taas yung bali dito yan. Tapos yung sa baba naman, 357, mamarkahan na natin siya ng isang diretso lang para hindi na tayo pabalik-balik. Minsan, nalilito ko. Kaya ang ginagawa ko, ito munang sa taas muna, yung side munang yan muna yung minamarkahan ko para hindi ako malito. Pero ito, isahin na lang natin. Kaya lang, ang gagawin natin, yung point natin, babaguhin natin yung point natin. 357 357, ito siya. Yan, sa taas tayo na mag yan, di ba? Yan, ito, paakyat ito pa baba. Para hindi tayo malito. At isa pa, para isa pang makatulong sa atin para hindi tayo malito. I-check natin yan. Check natin. Para alam natin kung saan na tayo. Lilitan lang natin yung check natin, yung tanda natin, para hindi masyadong, yung drawing natin, hindi pag binasa ulit, hindi na siya magulo. 501. 501. Ah, mali.
501, yan. Tapos 664. Kaya kailangan maingat tayo sa sukat no, kasi minsan na namamalikmata rin ako. Yung 664 minsan nabasa ko si 6664 ganun. Minsan nakakalito. Pero konting ganun. Saka lang yan. Tapos yung sunod 808. Medyo mahaba yung video natin para mali na naman. Tingnan natin dito. Ayan, mali. Dito tayo. Para mamaya pag nag-marking tayo, hindi natin 828. Tapos yung isa 971 pababa. Yan. Check natin para alam natin kung nasa na tayo. Tapos yuyuko tayo dito para makapasok tayo sa loob. Okay, asan tayo? Ayan, tulad na sinabi ko, tapos na tayo 808. 11.15 tayo. Ito, nakakalito to, pero kailangan natin ulit-ulitin. Dahan-dahan lang. 11.15. Taas. Tapos yung sa baba, 1.278. Tapos marka para tulad ng yung marka ko natamaan yung guhit, yung sukat, kaya hanggat maaari huwag natin patungan yung sukat na nakalagay dyan para hindi tayo malito. 1422 na. Ayan. Tayo 1422 para hindi tayo malito. Ayan. Tapos 1585. Ganito lang pag nag-layout ka. Markahan natin. Ayan. 1730. Tapos 1893. Yan, hanggang sa matapos natin yung layout natin doon sa dulo. Kaya kukuha natin yung tuloy-tuloy natin. Mula muna tayong puting ngayon para masubaybayan natin yung pagle-layout natin ng materials natin. At saka para na rin ma-practice tayo ng pagbasa ng drawing. 20/7. Yan, sa una medyo nakakalito lang, pero kapag na-practice na tayo eh, okay na yan. 2200 yung sukat natin, millimeter na. Ganun din ako dati nung una. Talagang nalilito minsan. Nagkakamali. Eh, hindi natin maiwasan yun. Talagang nagkakamali tayo. Pero sa susunod, siyempre iwasan na rin natin. Kasi yung nasasayang dun, yung oras natin, yung materials, kaya yun, i-consider natin yun. Ito, 2344. Yan. 2344 2507. Mas maganda basahin natin ang isa-isa yung numero. Huwag natin basahin 2507. Pwede pa tayo malito rin. Ayan. Basahin lang natin ang isa-isa. Isa-isang digit. So andito tayo. 2651. Oh, hanapin natin. Babaybay natin 26. Oh, mali. Tingnan mo dito. Tingnan natin dito. Nagkamali ako ng marking, di ba? Sa taas natin lalagay ito. 5-7. Tapos as. 5-7 ba? 2-5-0-7. Di ba? Nakakalito. 2-5-0-7. 2-5-5-7. Di ba? Nakakalito. Pero talagang ganyan. 2-6-5-1. 2-6-5-1.
2, 6, 5, 1, 2, 8, 1, 4, 2, 8, 1, 4, 14. Ayan. Tapos, saan tayo? 2, 9, 5, 8, 2, 9, 5, 8. Ayan. Tapos, 3, 1, 1, 3, 1, 1. Ayan. Tanda, tanda. 2, 1, 2. Up, kita pilih sa kabila. Yuko. Pag-yuko tayo, kailangan i-straight pa rin natin yung back natin. Ibababa, i-bend lang natin yung tuhod natin para hindi tayo maipitan ng kung ano kaya nagkaroon ng back injury. 3, saan tayo? 3, 2, 6, 5, 3, 2, 6, 5, 3, 2, 6, 5, 3, 4, 2, 8, 3, 4, 2, 8, 3, 4, 2, 8, 3, 5, ka, tapos 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2. Yan. Babagalan lang muna natin para masubaybayan natin yung kanya. Tapos 3, 7, 3, 5. 3, 7, 3, 5. Kasi oras na magkamali tayo dito sa marking natin. Yung hagdana natin hindi paling mapapaling siya, no? Kaya ito. Pero may kung tama yung marking natin, i-double check pa rin natin yan mamaya. Lahat ng layout natin, meron pang paraan para ma-check natin kung tama yung layout natin. 3, 8, 7, 9. Tapos 40, 42. Marka, tanda. Tapos 4, 1, 8, 7. 4, 1, 8, 7. Tapos 4, 3, 5, 0. 4, 3, 5, 0. Yan. Tinatapos na natin, no? Ngayon, kunin natin yung metro natin kasi naka-magnet yan yung dulo. Kunin natin. Kunin natin. Hindi nagbago na kapalit. Tigas yung magnet natin. Lagay lang natin sa kanto para hindi tayo may natang may pagtanggal. Ito yung sinasabi ko sa kapag nagkamali tayo ng layout, pwede natin i-double check yung sukat natin. Tulad nito. Ikuan muna natin. Di andito tayo. Papansinin natin, itong 307, ito yung distansya ng end ng unang clip doon sa pangalawa. Kaya 307 para ito muna. Saan tayo? Nasa taas tayo. Itong taas, kunin natin. Ikaw natin. Yung sa taas natin, ibig sabihin, ito yung taas natin. Yan. Para dito nag-weet yan. Kaya ang gagawin natin, dito lang tayo mag-marking. Yan. Yan. Kasi itong sa baban to, sa kabila naman yan. Yan. Ito yung sinasabi ko para hindi tayo malito. Diba? Yan. Ngayon, ito yung double check natin. 307, kung tama yung layout natin, 307. Yan, 307 yan. Ganun din sa baba, 307 para sa yun. Dito na magsimula sa 100 tayo magsimula. No? Para makita natin ang maayos yung sukat natin. Yan. 0, yun yung 0 point natin. Tapos 100, 200, 300, 7.
307. Sakto tayo dyan. So, mati-mati na tayo. Ganda natin. Ito yung hagdanan natin. Minsan may mga hagdanan na yung panya. Op. Tayo, mali. Tingnan ito. Kamali ako rito. Tama yan. Ito pala mali. Mali yung kwan. Diba? Malaking bagay yung kwan. Yung isa-isa muna natin yung layout natin. Huwag natin pagsabay-sabay. Para ma-monitor natin kung tama ba yung gas. Ayan. Tapos pero talagang pero double, mas maganda yung double check natin kaya triple check pa para mas para mali yata ako. Diba? Parang mali ako. Kasi dito tayo nagsimula sa ito yung sinasabi ko na kailangan magsimula tayo sa zero. Parang mali ako. Parang lang. Subukan natin dun. Dun tayo magsimula sa abila. So, andito tayo. 194. Sa taas. Bali dito siya sa taas. Yan. Tingnan natin kung magtatama tayo. Pag-upload. Dito tayo sa kabila para hindi tayo muko kasi magle-layout lang naman tayo. Hindi na natin mo. Kaya isa-isay natin para hindi tayo dito. Kaya balikan na lang natin yung iba, no? Kaya oras na magkakuha natin yung hagdanan natin. Na mali yung kabita ng hagdan natin. Malaking problema. Ayan, no? Ito yung sinasabi ko. Diba? Nagsimula ako kanina. Diba? Kaya buburahin natin na ito. Diba? Burahin natin. Double check. Ito yung importante. Yung double check. Huwag natin kakalimutan mag-double check tayo. Diba? Yan, ito yung sinasabi ko kanina. Kung saan yung reference point natin, doon tayo magsisimula. Para iwasan natin na yan, di ba? Ito, ayan siya kanina dyan sa ilalim, di ba? Ito tayo sa gitna. Ayan. Di ba? Tapos, ayan sa kabila tayo. Ayan. Baka mamaya, malito ulit tayo. Babasahin ulit natin yung drawing. Pag nag-layout naman tayo dito, diba? Lagi tayong magre-reference sa drawing. Ngayon, pag mayroon tayong hindi naiintindihan sa drawing, tanong tayo sa kasama natin. Kasama natin fabricator, kaya bayan natin. Tanong tayo kayo kung sino yung forma natin. Tanong tayo. Sabi nga nila, mas maganda yung maraming mata kaysa sa isang mata. Kaysa sa dalawang mata lang. Huwag tayong mahihiya magtanong kasi pag nahiya tayo magtanong pagdating ng oras mali tayo lalo lumaki yung problema. Ito. Ngayon ito bibiyakin na natin yung pa natin yung profile. Iwalay na natin kasi meron tayong na-mark na natin ito.
natin. At oops. Oops, muntik na mahulog. Kaya, kailangan. Ayan. Lugyakan lang natin siya na pwede. Tapos ito. Patulisin muna natin. Pero sa susunod, may idea na tayo kung paano natin mabibilis yung production natin. Ito. Tulad na sinabi ko kanina, kung anong drawing na sa harapan natin, doon tayo sa profile na babasahin natin. Ito. Ang kukunin naman natin ngayon, ito yung guhit na yan. Kung saan tatama yung clip natin, yung guhit na yan. Babaybayin natin kung saan. May guhit yan, di ba? Babaybayin natin yan kung saan hanggang... Kung saan titigil yan. Kung saan natin makikita yung sukat. Ayun. Ngayon nakikita natin. Diretso sa dulo. Ayun. Ayun yung kanya. Yung dimension line niya. Ayun. 14. Yung sa loob, 116. Yung sa taas, 20. So, bali, 14 tayo. Dito sa baba. Oh, sa taas mo, nakaset up na pala to sa 20. Sa 20 tayo magsimula. 20. So, yung 20 natin, andito sa taas. Kaya, pagsabayin na natin markingan itong kaya magkatabi. Ayan. 20 yan. 20. 20. Maganda may square tayong ganito para na nakukuha natin yung status na daming layout, no? Pero masasanay din tayo na meron parang ginawa kanina na pala para yung guhit ko naman ng guhit para sigurado. Ito naman ginawa, ito yung ginawa ko para makakuha natin matutunan natin kung paano magbasa ng drawing sa simula. Pero kapag na-practice naman tayo, siyempre gagawa tayo. Meron tayong mga paraan kung paano natin mapapabilis yung pag-layout natin. Tsaka yung pag-marking natin. Ayan. Tapos na tayo, sa baba naman tayo. Ano yung kanina? 14, no? Yung bilang, ayun. 14, adjust natin ng 14 to. Tapos para bangga na tayo na yung 14 yan. Para bangga na tayo ng bangga. Ayan. 14. 14. Ayan, bangga na tayo ng bangga. Tapos yung kabila. Ayun na. Nakakalito yung marking natin kanina. Nagkamali ako. Kapag nagkamali tayo, meron pang paraan kung paano natin malalaman yung mali natin. Ido-double check natin. Yan, dito na tayo sa ginawa ko. Ayan, tulad ng kanina sinabi ko, bago tayo mag-marking, mag-layout sa susunod, kailangan nakaharap tayo sa profile kung ano yung nasa harapan natin. Doon tayo magsisimula. Di maguguhit na tayo. Guguhitan na natin to kung saan tatama yung clip natin mamaya. Bali yung angle niya mula rito papunta rito.
mula rito papunta rito yung angle niya. May ginawa akong tapper kanina. Ginawa ko na para dito pala sa kabila to. Yan. Tingnan na. Yung stopper ko ngayon. Ito. Ito siya. Babangga dito sa kanto, sa edge niya yan. Para. Ayan. Eh? Ayan. Nagtama, di ba? Nagtama. Ayan. Kasi kung iruruler pa natin sa isa yan, matagal. Kaya pag gumaga, yan. Ayan. Tama ba? Tama na. Ayan. Minsan tatanungin rin natin sarili natin kung tama yung ginagawa natin. Yun yung mahalaga doon. Tatanungin natin sarili natin, tama ba itong ginagawa ko? Ngayon kapag nagkaroon tayo ng agam-agam yung pagdududa, konsulta natin yung drawing. Lagi tayong babasa sa drawing. Ngayon ito yan. Bangga-bangga lang yan. Malaking kung ano yung nasa drawing, malaking bagay yung para malaman natin kung tama yung ginagawa natin. Yan. Ito, siguradin natin yung layout natin sakto sa drawing. Kasi kung hindi, yung hagdanan natin, hindi pantay-pantay yung taas, hindi pantay-pantay yung kanya. Meron pang ibang hagdanan na minsan yung parang yung step niya, yung baitan niya ay parang ipin. Yan. Ngayon sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. Ngayon, ito palang na-layout ko kanina. Yan. Itong ginawa kong stopper, para lang pala ito sa kabila. Para lang pala ito sa kanya sa kabila. So, ang gagawin natin, babagyan natin stopper natin. Para lang pala ito sa kabila. Tanggalin natin. Ayan. Tutok natin ito sa center point natin. Paano ba maganda? Kaya tatanungin natin sarili natin kung tayo magiging portable. Saan ba yung mas maganda? Sa kabila tayo, para yung bangga natin sa kabila. Para pag nag-guhit tayo, nakikita natin guhit natin. Ayun, yun. Center point. O, yung anggal, hindi nagtama. Center point niya. Yan, tapos, lagay na natin itong mahiwagang tapat natin. Yan. Mahiwaga siya, no? Talagang mahiwaga kasi napapabilis niya yung trabaho natin. Yan. Yan. Kaya ko dyan sabi na para pag ito natin nakikita natin yung minamalka natin. Pwede natin i-modify yung kuha natin, yung square natin. Kung paano mapapaganda para hindi na tayo gumamit nitong vice grip na to. Modify natin, gawa natin siya ng mga yung pinaka-stopper mo na talaga, adjust na natin. Pero huwag mo na ngayon kasi kailangan natin matapos ito. Kailangan natin matapos itong ginagawa natin kasi malapit na yung due date nito. Pero yung plano natin, kung meron na tayong nasa isip yung plano natin, ilagay na lang muna natin sa isip na muna natin. Saka na natin gawin. Ayun na. Diba? Siyempre, stopper natin. Masyado na makapal yung
yung guhit natin. Gawin natin. Patulisin ulit natin to. Dapat na. Hop, tinawa. Kama nito kaya hindi natin dinouble check. Hindi bumangga yung stopper natin. Kaya kapag ganun, andun na sa atin na lahat. Tapos nagkamali pa tayo. Error na natin. Hindi natin pwede sisihin yung drawing, mali yung drawing. Error na natin. Kaya, ngayon, para madouble check natin kung tama yung ginawa natin. Pagpantay na, pagtabi natin. Para yung guhit natin yung sasabitan ng hagdan. Isang guhit lang. Ayan. Sakto, di ba? Nakabukas yung pag-anon. Ayan. Okay na yun. Ganyan lang ka. Kadali basahin yung drawing. Basta kapag nagsimula tayo sa reference point natin, madali natin mababasa yung drawing. Tulad nito. Yung 357, yan. Yung 194 sa taas. Tapos yung mga butas-butas na yan, sa mga railings yan, sa posti ng handrail natin. Kaya, sa, huwag muna tayo mag-focus dyan. Tulad yan. 20, yung sa taas, 116, 14. Double check natin kung tama yung ginawa natin. No. Paano ba natin double check yan? Kung tama. Gawin lang natin. Gawin lang natin. Guhita natin yan. Kung tama yung ito natin. Guhita natin ito. Guhita natin na. Tapantay natin ang guhit. Tapos yung kabila. Guhit. Tapos yan. 116 ano? 116. 20, 116, ito 13. Yung mga eskwala natin, iba, tatlo yung eskwala ginamit natin, iba-iba yung gamit nila, kaya ma-quantize size. Ito. Bali, 14. 14 yan, nilagyan natin stopper. Okay na yan kasi may stopper na tayo. Ito 14 yan. Tapos ito 20. Yan, may stopper na tayo kanina. Tapos ito lang kunin natin kung 116 ba ito. Ah, diba? Tama ba? 116 o. Oh. Yan. Ibig sabihin, yung layout natin, tumama tayo. 116. Kaya, yung 116 na yan, basahin natin pag ganyan. Yung 160 na yan, tama. So, hanggang dito na muna, no? Hanggang dito na muna. Tapos, magkakabit pa tayo ng mga clicks niya sa susunod ulit. Salamat. Ah, magandang araw sa ating lahat, no? Andito na ako ngayon, mag-layout ako ng railings ng handrail natin. Kaya, sa side ko siya ay nilayout para hindi ko na i-actual dun sa dito sa hagdanan dahil maraming matrabaho pa yan. Gagawa ko ng dalawa pare-pares ng sukat kaya dito na lang sa baba. Parang template ko na rin itong layout ko sa side. Ayan, ayan na yung mga bend niya. Ayan, ayun yung bend niya ron. Nakuha ko na yan, nasukat ko na yan. Ayan, pati yung sa kabila, ayun na rin yung bend niya. Tapos yung height niya, 2675, yung height ng hagdanan natin. Ayan, meron na rin akong marking dyan. Pati yung haba niya. Yan, meron na rin. Ito, yan. Yan yung haba niya. Yung, kung ano yung marka ng konkreto, yun na yung kan ko yung side. Yun na yung reference line ko. Ayan. Kaya, ito itutuloy ko lang.